So hey guys, ito na nga po ang ating latest update sa pagpapagawa ko ng bahay na ito. Na kung saan ito nga, ang sliding window guys is nakabit na. Tulad nga ng last vlog ko is pinapalitan ko ito, inalis ko yung dating steel window. Gawa nga nung naloko ko nung gumawa dahil ang kinabit na bakal ay maninipis lang. Pero tinanggap ko na yon at wala na tayong magagawa, nandyan na. Di bali nang natalo ako ng 15,000 pesos pero tatlong bintana lang naman ang pinatanggal ko. And then ito na nga, bumili ko ng bagong sliding window and then dalawang screen door at saka yung door sa ilalim ng kusina. So ito guys, i-details ko sa inyo kung magkano nga ba pagpapagawa ko nito at malalaman nyo step by step at meron pong advantage at disadvantage dito sa pagpapagawa ng screen door na ito. So dapat talaga nakabantay tayo guys, tulad nga ng nangyari dito is marami pa akong pinabago dito dahil hindi natin alam pag ito isinalpak at binusisi natin merong nakapaling at merong nakadiretso. So pwede naman nating ipadiretso yon at pwede rin nating ireklamo sa mga gumagawa or nag-i-install ng sliding window. So ito guys, i-details ko sa inyo kung paano nangyari, kung bakit ko pinabaklas itong nagkakabit ng sliding window. So hey guys, it's me again, Rep Egay Mix TV. Just subscribe and click the bell for more videos update and just call me Mr. Guys. So guys, ayan nga po at nakikita natin, diretsong diretso siya, di ba? Eskwaladong eskwalado, pati yung pagsinarado is diretso siyang ganyan. So ito, lalapitan po natin. Unang-una guys, ito ay sasabihin ko po sa inyo ha, ito po ay meron siyang frame or window jamb, ayan. 2x4 po yung ginamit. So mostly, ang nangyayari, pag bunil tayo ng sliding window is, akala natin nakamura tayo pero, yung pala yung iba walang door jamb or ang nilalagay lang is manipis na door jamb. So mostly yung iba talagang mas mura, rekta itong railings niya sa pinakapader, wala siyang window. Door jamb, eh sorry, window jamb pala. So yun nga guys, isa na po yun ha. So ito po, ang kontrata po namin dito is ang isang 4x4 is 4,000. Pero yung iba po, 3,700, yung iba 3,000. So pagka narinig po natin yung 3,000, it means baka wala siyang window jamb, nakadirekta po itong railings na yan sa pader. So nasa sa inyo po yon. Pero ito guys, papakita ko sa inyo kung paano o gano'ng kainam or mas magandang tingnan yung meron siyang window jamb or frame na 2x4 po. Yung iba 1.5 lang po inilalagay dyan. And then ito pa yung isang factor. So nung na-install na ito guys, nung sinipat ko, mga nakapaling yung iba, lalo na pagka sinaradong ganyan. So for example, ito nakasarado ng ganyan ha. So ayan, diretso-diretso siya no. Ayan. So chinek ko nung na-install na nila, habang nandito pa yung gumagawa, yung iba nakapaling na ganyan. Pag sinarado siya, hindi siya accurate. Tapos may mga nakahilis. So tinanong ko bakit ganun. So ngayon, binaklas ulit nila, in-adjust-adjust dito. In-adjust. Tapos hanggang sa naituwid nila. So yun nga yung isang advantage na mas maganda yung kung nagpapagawa ka at alam mo at marunong kang bumusisi ay habang nandito yung gumagawa is mapapaayos natin. And also guys, ito pa, meron pa po siyang ano, pagka ginalaw-galaw mo siyang ganyan, may tumutunog. Yeah, may tumutunog-tunog po siya. Ibig sabihin, may mga sumasayad po siya dyan. So syempre, inireklamo ko yun hanggang sa binabaklas nila, ginagrinder nila yung sinasayaran. Tapos may ina-adjust pa sila dito sa gulong para magpantay. So ayan nga guys, ngayon okay na siya. So yun po yung isang advantage na itinuturo ko sa inyo na mas maganda yung mapagbusisi ka rin pagka ikay nagpapagawa. Hindi naman masama yun kasi nagbabayad ka rin naman ng tama. Diba? So naging lesson na rin sa akin yung gawa ng eto guys, ayan o, ayan pa rin. So mangyayari dito, baka 4 kilo na lang yan or whatever. Pero ganun talaga, tulad nga na sinasabi ko, tinatanggap ko na lang kung ano yung mga panluloko sa akin. At lagi ko na lang iniisip, doble-doble ang babalik sa akin sa mga ganyang bagay. So ito naman yung isang room. So ayan guys, diretso, pinadiretso ko talaga lahat yan. Ayan yung sticker nga lang, di pa natanggal yan. So, imagine niyo guys, compare niyo sa walang frame.
Yan yung window jamb at sa meron. Tapos eto nga guys, magpapa-quotation na ako doon sa labas ng window grills. Yung mga tubular na lang kasi yan ang naiin ngayon. Tsaka hindi na uso yung mga dati na mga square bar na mga bulak-bulaklak na ganun. May mga design-design. So guys, about naman dito sa front ng house. Ito yung front window dito sa may harapan namin. So makikita nyo guys, yung isa wala. Ito ang istorya nyan. Yun nga, binusisi ko lahat. Nakakabit na yan. Bukod doon sa mga paling na sinasabi ko. And then ito, talagang yung pinaka window niya guys. Ito. Ayan. Wala siya sa eskwala. So di pinadiretso ko, kaya ako nalaman. Di na nakapaling na ganyan. Pinadidiretso ko, hindi nila madiretso. Ngayon, nung binaba, chinek ko ngayon yung pinaka glass niya. Sabi ko, sir, wala po sa eskwala yan. Tapos binaklas-baklas niya dito. Dito niya na ginagawa ng paraan. So ang ginawa ko, sir, mas maganda iuwi mo yan at gawin mo ng maayos. Hindi naman ako nagmamadali. Kesa gagawan mo lang ng paraan tapos ididikit mo ulit dito, konting galaw lang niyan, babalik ulit sa dati yan. Hindi ko tinanggap at ngayon nga inuwi nila, kaya nag-iisa lang muna itong window na ito. So guys, bali ito nga po yung sinasabi ko na pinabaklas ko at pinaulit ko sa kanila. And then at yan, nakikita nyo, this time is ginagawan po nila ito ng paraan nire-remedyuhan. And then binigyan ko muna sila ng pagkakataon bilang respeto na rin sa manggagawa or nag-i-install ng sliding window. And then ang ikinabit nila guys is hindi pa rin siya accurate at pag sinirado yung bintana is nakahilis siya or wala sa hulog at hindi siya nakapantay dun sa center. At tulad nga guys ng sinasabi ko, wag po tayong mahiya magsabi dahil ito'y karapatan natin at the same time, nagbabayad naman po tayo ng tama para sa kanila. So ito yung pinaka sa front house. Yan, ang sukat nito ay 4x5. Yan, dating 4x6 yan, medyo pinalitan ko pa ng konti, 4x5 na lang. So bali yun yung advantage at disadvantage na sinasabi ko dito about sa mga sliding window. So kayo guys, pag nagpagawa kayo or kahit nasa abroad kayo, sabihin nyo sa misis nyo na i-check ng ganyan pagka nag-i-install na yung nag-i-sliding window or sa mister nyo, yan. Kasi pag pinix na nila yan, excited tayo, nakita natin yung sliding window, maganda sa mata. So i-accept na lang kagad natin yan, pero hindi natin alam at bubusisiin natin mga hindi pala naka-eskwala at pag sinarado, mga nakapabingi siyang ganyan, hindi accurate. So yung unang-una, yung glass, tingnan nyo kung yun na eskwalado kasi minsan nawawala siya sa eskwala pagka nawawala yung pagkakadikit nung yung pinaka ano na to, yung silicone, yan yung parang yung black na to. Ayan, yan ang ano. So guys, tingnan nyo, pag may window frame siya, mas magandang tingnan. Yun nga lang, magdadagdag ka ng konti sa presyo. So ito, 5,000 po ang singil sa akin dito dahil 4x5. Yung naman sa dalawang room is 4x4. So yun nga guys, dito naman tayo sa loob yung pintuan ng cabinet sa ilalim ng lababo. So guys, ito naman po yung ilalim ng aming lababo, yung pinagawa kong pintuan na sliding door. So guys, sa mga hindi pa pala nakakapanood ng mga vlog ng bahay ko, ito po yung aming bahay. So ang until now is rough pa lang din siya. Yan po yung isa may. So baka hindi ko na po mapapapinturahan to kasi aalis na ako sa March 4. So baka next na pag-uwi ko na lang at ang sabi nga nila, hayaan ko na lang daw muna para daw hindi na lasunin at mawala yung mga chemicals nung pagkakapalitada. So guys, bali tatlong kwarto itong bahay ko. Isang CR at kitchen and dining area. So dito tayo ngayon sa kitchen. So ito yung room. Ito yung CR. Sa mga hindi pa nakapanood ng vlog ng bahay ko guys, ibablog ko to ng maayos bago ako umalis. Pagka nakabit na yung in-order ko na screen door dito, tsaka dun sa front. So guys, ito naman yung kitchen namin. Ayan, ganito rin yung design ng kisa niya. So rough pa rin siya. And then ito nga yung sinasabi kong sliding door sa ilalim ng kusina. So ayan guys,
Ang daming stock na ko. So yan kasi in-stock ng misis ko para pag may bisita kami, hindi na pabili ng pabili. So yan guys. So ito ang singil sa akin dito is 7,500 pesos. Ayan. Yung sliding door dito sa ilalim ng lababo. So ito yung aming kitchen. May hugasin pa. Ayan. So guys, dito naman sa sliding door ng kitchen, meron po akong natuna rito nung ginagawa nila ito. So kung makita natin, perfect na po siya at ayos na ayos. Ayan, from the tiles hanggang dito. Ayan. So unang-una, ang pinuna ko dito, ini-install nila nakapasok dun sa loob. So ito, magkakaroon ng awang dito. Sabi ko, sir, ipantayin nyo na dito sa pinaka-end ng tiles. Kasi pagka nakapasok sa loob, is medyo pangit tingnan. Tsaka kitang-kita sa side dito, yung pinaka-dulo ng tiles na to. Kaya sabi ko, ipasok nyo na dito sa loob. Kaya ang dahilan nila ay hinahabol daw nila yung eskwala. So ang importante ka ko, ipasok nyo dito, ilabas nyo dito para mas magandang tingnan. Kahit hindi naman ako, hindi ko naman hinahabol yung eskwalado, kahit mga 1 inches ang diferensya, walang problema, basta gumugulong ng maayos yung sliding door. At yun nga, nagawa naman nila ng maayos ngayon at eto okay nung tingnan guys. Ayan. So okay naman. Ayan guys, ito yung kitchen ko, dining area. Ayun, yung papuntang sala, hallway papuntang sala. Ayan, ito yung kwarto. Bali, tatlong kwarto ito guys, ha? Ang sukat ng bahay ko is 24 feet by 34 feet. Ayan. So guys, dito naman, nagpasukat na rin ako ng kitchen cabinet dito. Ayan, merong nagkontrata sa akin ng 8,000, merong 9,000, meron ding 7,500. So, tinitingnan ko naman yung quality na, at saka nagka-canvas din ako kung ano yung magandang design, at saka yung magong perfect na design na tatama dito sa ating kitchen cabinet dito. So, hindi naman ako nagmamadali, hindi muna ako kumuha dito sa pinagkuhanan ko nito. Naghahanap pa rin ako sa iba. So, yun guys, as of now is wala pa yung screen door na dalawa. And then, yung latest na ikakabit dito, yung huling-huling kakabit dito ay yung nandun sa harap. And then ito namang bintana na to guys, steel window. Eh pininturahan ko ng chocolate brown kapulay nung itong kulay nung sliding window at sliding door. So salamin dito, kung ano yung kulay nung salamin nung sliding window, yun din ang ikakabit dyan. So bumabagay din kapareho nung sliding window na kulay ng salamin. So yun nga guys, sana nakatulong at nakakuha kayo ng impormasyon. Lalong-lalo na sa pagpapagawa natin ng ating sliding window, at huwag po tayong basta-basta a-accept na lang at pagkatapos nilang install ay okay na. Busisiin po natin at bagkos magsalita po tayo, huwag po tayong mahihiya dahil tayo po ay nagbabayad rin naman ng tama para sa ating pinapagawa. So yun nga, isang lesson po ito na maging mabusisi, at lalong-lalo na kung tayo nasa abroad guys, sabihan po natin ang ating Mr. or Mrs. pag nagpa-install sila ng sliding window, is busisiing mabuti. Unang-una tingnan kung accurate yung pagtayo at pagsarado ng bintana at yung pagkaka-eskwala ng pinaka-salamin niya. So sana guys, nakatulong ang ating informasyon na to. At eto nga guys, pinapakita ko sa inyo yung loob ng bahay ko sa mga hindi pa nakaka-panood ng binlog ko yung bahay na to. And eto nga, naka-tiles na po ito. So yun nga guys, maraming salamat po muli sa inyong panonood. Happy 48,000 subscribers. Maraming salamat po sa patuloy na tumatangkilik ng aking mga videos at sa mga sumusuporta pa rin sa aking mga videos. Lalo na yung mga nagpapa-shoutout dyan, hindi ko na po kayo maisa-isa. Maraming salamat po sa inyong suporta. So sa mga naniniwala po sa akin, sa lahat po ng mga binablog ko guys, details po yan ng may owner or may ari ng bahay. Hindi po natin pwedeng baguhin, hindi po natin pwedeng dagdagan. Tulad nga po ng sinasabi ko, pag wala po tayong breakdown ng materials
eh hindi ko na po ginagawaan or kinukotation ng sarili ko dahil ayoko pong magkamali. At unang-una, ayoko pong mag-imbento para lang magmukhang diretso or nakadetalye ang buong bahay step by step about materials na hindi nanggagaling talaga sa owner. Dahil pag nanggaling talaga sa owner, is accurate mo kasi sila po mismo nagpagawa at alam nila ang ginastos nila. So yun nga guys, maraming salamat po muli sa inyong panonood at ikaw kapatid, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay at may halong inspirational video at ito ay hango at tungo sa buhay na nagpapagawa ng bahay at ito'y hatid sa inyo ng buong buo ng inyong lingkod, Rev. Egay at ng ating kaibigang si Mr. Guys. Maraming salamat po muli. See you on my next video. Ingat tayong lahat. And God bless po sa ating lahat.